araw po muli sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Nandito na naman po tayo sa isang araw muli sa ating buhay na patuloy lumalakad ayon sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po ay dumako po tayo muli sa ating pangaraw-araw na buhay, kung saan ay pag-aralan po natin muli ang kanyang salita. Ang kanya pong salita ay ating pong pagbulay-bulayan sa oras na to. Ay tingnan po natin muli dito sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Sabi po dito, no? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sa 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is in the world. Sa 17, the world passeth away, and the lust thereof, but there doeth the will of God abideth forever. Ang ganda po ng sinabi ng ang salita ng Diyos dito, no? Sabi po niya doon sa ating binasa ay about doon sa ating pang-araw-araw na ating buhay. Tumutukoy po doon sa ano nga ba ang pang-araw-araw ng ating buhay. Tingnan po natin dito, no? Sapagkat ang lahat ay nagnasa sanlibutan, pisan po natin doon sa 15, no? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sa sanlibutan. At kung ang sino man umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16, sapagkat ang lahat ay nasa sanlibutan ay masamang pita na laman, at ang masamang pita at ang mata ay kapalaluan sa buhay, hindi mula sa Ama mo, kundi mula sa sanlibutan. Sa 17, tang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita ay niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Yan po, ang ganda po ng sinabi niya dito, no? Ano ba ang mga bagay na naaayon doon sa sanlibutan? Mga tinatangkilik po natin, ating mga pang-araw-araw na ating ginagawa, mga bisyo, yun po yung mga sa sanlibutan, mga bagay na sa sanlibutan, mga hatak ng sanlibutan. Ano ba yung mga tayo ay minsan ay ang ating buhay ay nahahatak po tayo sa mga walang kwentang mga bagay, sa mga bisyo, sa mga pang-araw-araw nating mga buhay na ano po tayo doon sa ngayon, sa panahon natin ngayon ay nasa ka-quarantine tayo, no? Ay nauubos po ang ating oras sa kakapanood ng cellphone natin, mobile natin, sa FB. Hindi man masama mag-FB, but yan po ay sa mga hatak ng sanlibutan. Naaagaw po ang atensyon ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung reality sa buhay natin, no? Pinagkakabala natin sa ating buhay. Yung time natin, naaagaw yung time natin sa Diyos. Ito ba ay pinagbulay-bulayan mo ang kanyang salita? Ito ba ay binasa mo ang kanyang salita? Ano ba yung sa panahon natin ngayon ay mas malakas ang hatak ng sanlibutan kaysa hatak ng salita ng Diyos? Ito ba ay yung pinagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos? Mahalaga pa ba sa iyo ang salita ngayon ng Diyos? Dahil binigay nga ng Diyos yung ganitong lockdown para magkaroon tayo ng more time sa kanya, more time na pag-aralan ng kanyang salita. Ano ba ang kahalagahan ng kanyang salita sa buhay mo sa panahon ngayon? Di po ba? O, kung titingnan po natin ngayon, ang tao ay naging busy na siya
sa kanyang buhay. Ewan ko kung anong pinagkakaabalahan natin, dahil kung ikaw ay ang nasa presensya ka ng Diyos, ang pinagkakaabalahan mo ang kanyang salita. Yun po yung kinalulugdan ng Diyos. O titingnan po natin doon sa isa pang another book of Corinthians, ano? Sa Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 2 verse 17, ang sabi po niya dito, "For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sin sincerity, but as of God is the sight of God, speak we in Christ." Ang about tinitingnan po natin, tinitingnan po niya dito ang iyong sincerity, ang inyong katapatan sa Diyos. Ikaw ba ay sincere ang iyong pananampalataya? Sincere ba ang iyong relasyon sa Diyos sa panahong ito, sa ganito? Sincere, ibig sabihin ay tapat. Naging tapat ka ba sa Diyos sa mga buhay kung saan dumadanas tayo ng ganito, calamity, crisis? Ikaw ba ay naging sincere ang iyong kalooban sa Diyos? Ito ba ay walang, baka naman ay sa kalagayan ganito ay sinisisi mo na ang Diyos. Kaya bakit ka nagkakaganito? Dahil sa ating mga kabuluhang bagay na walang kwenta sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay tinitingnan niya, sinusubok niya ang buhay ng isang tao, hanggang kailan, hanggang saan ang iyong sincere sa Panginoon. Makikita po natin dito sa Corinthians, ano sabi niya, na sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na binabaliwala ang salita ng Diyos, naging lahat ay corrupt the word of God. Corrupt means binabaliwala, hindi pinapahalaga ng salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon ay wala, nabibilang mo rin lang siguro sa mga tao ngayon na hinahanap ang kalooban ng Diyos, yung talagang hinahanap yung salita talaga ng Diyos. Pagmula pagising mo sa umaga, yun yung una-una mong hinahanap agad ang salita ng Diyos. Ikaw ba ay nag-pray bago ka matulog, at pagising mo sa kinagumagahan, yan yung sincere na hinahanap ng Diyos, katapatan mo? Ikaw ba ay pinagbulay-bulayan mo ba ang kanyang salita sa pang-araw-araw ng iyong buhay? Kaya po tinitingnan ng Diyos, sabi nga niya dito, hindi kami gaya doon sa karamihan na corrupt, for we are not as many, dapat hindi tayo doon sa gaya ng mga karamihan, no, na sumasang-ayon doon sa kalooban ng sanlibutan. Nawa ang kalooban ng Diyos ating sinusunod, hindi yung kalooban ng sanlibutan. Kasi kung ang sinusunod mo ang kalooban ng sanlibutan, ang iyong buhay ay magiging walang saysay po yun, sabi ng Diyos. Okay, sabi niya din, the words of God, it's in sincerity, but God is sight, na lumakad po tayo ayon po doon sa kanyang kalooban. Alam niyo po mga kapatid, I hope na ang pang-araw-araw ng ating buhay ay mayroon po tayong halaga sa Diyos. Baka mamulat na lang tayo sa pagdating ng panahon, ay magtataka ka, bakit lumalayo ka na, hindi mo napapansin sa Diyos. Kaya po ang ating itututok lang natin ang ating buhay sa Diyos, na siyang may lalang ng buhay, ng lahat ng iyong tinatangkilik sa ating buhay. At dumako tayo doon sa panalangin, no? I hope na meron po tayong na tutunan sa ating mga pangaraw-araw na buhay. O Diyos naming banal na sa langit, salamat po O Diyos muli Ama. Nawa agad ang bawat tao, Pilipino, anumang lahi, ay mayroon pong tapat na pananampalataya sa inyo. O anuman pong mga dinadanas namin, ay manatili po kaming magiging tapat at maging sincere ang aming
ang aming relasyon sa inyo o Diyos. Muli Ama ay mihingi po kami ng mga patawaran sa aming mga pagkakasala sa inyo. Nawa God ay bigyan niyo po kami ng makalangit na pananampalataya at relasyon na ayon sa inyong kalooban o Diyos. Lord, heal niyo po kami sa aming pangaraw-araw na buhay. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. Salamat po o Diyos sa mga biyaya na pinagkaloob niyo sa aming buhay. At heal niyo po o Diyos ang bawat mananampalataya ng iyong mga nasasakupan, ay bigyan niyo po sila ng pusong kumbaba at sumunod sa inyong kalooban. At Lord, heal niyo po ang bayang ito, ang bansang ito, na manumbalik po kami sa aming pangaraw-araw na buhay. Sa'yo po lamang namin inaasa ang aming buhay at pangaraw-araw. Sa pangalan ninyo, Nakasi Jesus. Amen. I hope guys na ito ang ating pag-aralan araw-araw. Ito ay ating i-apply sa ating buhay. Ito ay ating maging batayan, ang kalooban ng Diyos. Yun lamang at God bless po sa ating lahat. I hope na ito ay pagpapala sa ating buhay, ang salita ng Diyos.